tumigil sa gulay na. Mas mahilig tayo kumain ng... Anong kinain yung kanina breakfast? Sige nga. Hotdog. Kanin. Means na may itlog. Hot silog. No? Hot silog. Long silog. Meron na nga tayong tawag eh. Kaninang lunch, anong kinain nyo? May nagulay ba? Meron? Parang tatlo lang yung natin nagugulay dito. Yung iba, ano? Adobo manok, barbecue, chicken joy. Ah, nasa makdok pala tayo. No? Chicken, di ba? Kaya kung papansin mo po ang gulay, medyo nawawala na sa uso. Lalo sa mga bata. Ang mga bata po, naku, yung mga pamangkin ko dati, alam niyo po yung araw-araw na pinakain? Tanghali, hapon, umaga, tanghali, gabi. Ano na ang alam hanapin? Spam. Hindi hato. Spam. Gusto nila ng spam. Araw-araw, spam. Hindi na nanawa, mabilib ka. Kanina umaga na nag-spam. Ngayon tanghali, spam na naman. Yun ang gustong kainin. Pero nung meron sa spam, marami bang vitamina yun? Marami bang mga minerals yun? Di ba wala naman siya basically sustansya? It's processed meat. Kaso masarap eh. Huli-huli niya yung dila ng mga pamangkin ko. O, yan at yan ang hinihingi. No? So, ito po, gulay na ginawang juice. Ang first fiberglass, pinagsama-sama niya yung limang pinakamabibis sa gulay ng ating bansa. Ano-ano yun? Yung numero uno ay malunggay. Alam niyo ba malunggay is the most nutritious plant in the whole world? Not only in the Philippines, in the whole world. Kasi pag ito, hinanap niyo po sa internet, Moringa olivera. Makikita niyo siya nakalagay quotation marks, superfood. Pagkain pero super. Parang si Superman. Tao pero super. No? Ito, superfood siya. Okay? Pangalawa po sa magagandang gulay ng ating bansa ay sile. O sa aming mga Ilonggo, kaya namin kumain ng sile buo. Yung dahon, yun po yung sinama dito, ha? Parehas po sila ng mga dalang sustansya. Kaso, pag yung buma ang sinama sa juice natin, ano maging lasa? Magiging maangha. Kaya dahon po yung ginamit. And then, the third most nutritious here in the Philippines is saluyot sa Ilonggo, tugap.